Sa selda ang bagsak ng dalawang lalaking magkapatid dahil sa umano'y pagpapaputok ng baril noong Biyernes Santo sa Purugto New Society sa Barangay Apopong. Sa pagresponde ng mga kapulisan sa lugar, nakita ang isang Ali Abad, 31 taong gulang, dala-dala ang isang unit ng hindi pa nakikilalang armas patungo sa kapatid nitong si Tu Abad, 37 taong gulang, na nakunan din ng isang homemade 5.55 caliber na walang kaukulang dokumento at 7 buhay na bala na may kasamang isang sachet ng hinihinalang shabu. Pero ang aligasyong ito ay itinanggi ng dalawa. Wala. Lahat ng tanong mo, wala yung sasagot ko. Wala. Pati sa lungat kayo ng sagot ni Sir Tu. Kasi hindi niya alam ang ginagawa niya. Since dito sa area of Police Station 2, may laging merong away sa lupa. And pag may away sa lupa, laging allegation, may mga baril, at meron din tayong mga victims sa murder. So, meron tayong mga cases with regards to firearms. Kasong paglabag sa Omnibus Election Code, Republic Act 10591 at Republic Act 9165 ang isinampa ng kaso sa dalawa. Samantala, nahuli din ng City Public Safety Company o CPSC ang dalawang lalaking may parehong kaso na frustrated murder. Matapos umanong pagtulungang saksakin at bugbugin ng suspek na si Roland Mangyaw na 17 anyos pa lamang noong nagawa ang krimen sa isang gwardiya ng isang bodega ng tindahan. Matapos pumasok ang suspek na walang pasabi at agad pinaghahampas ito ng gwardiya dahil sa akalang magnanakaw ito. At nang makita ito ng isa pang suspek na si Kilvan Plaresan na 16 anyos pa lamang ang edad noon, hinampas din ito ang gwardiya dahil naawa raw ito kay Mangyaw. At nang nakakuha ng kutsilo si Mangyaw, agad nitong sinaksak ang gwardiya. Maliban sa dalawa ay may isa pa silang kasama. Agad naman silang nahuli at inilagay sa pangangalaga ng DSWD dahil sa minor de edad pa lamang ang dalawa. Nabatid na nangyari ang krimen noong nakaraang taon. Lubos naman ang pagsisisi ng dalawa sa nagawa sa gwardiya dahil imbis na gusto nilang mag-aral pa, hindi na nila ito magawa dahil sa selda na sila mamamalagi. Sisi mami. Mapasaylo ko na silang gibuhat sila yung anak niya. May mama, mapasaylo ko nila. Ngayon lang may pasaylo sa yung ginikanan. Jessa Leduna, Brigada News.